dulu. What is up, YouTubers? Magandang araw, mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Okay, matapos natin i-unbox yung ating Joso na Jupiter. At naipakita natin or na-review natin, nagkaroon tayo ng sound test. Ayan, guys. Ngayon naman, so bubuksan natin, titignan natin yung laman, titignan natin yung pyesa, kung quality ba. Okay, at syempre, itetest natin sa ating dual subwoofer naman para matest natin yung lakas niya. Ayan, kung kaya ba niya o hindi ba iinit yung heatsink niya at anong pyesa ang nakapaloob sa kanya. Okay guys, sisilipin natin, bubuksan natin at bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyo guys kalimutang mag-subscribe. Ay guys, pakiclick niyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload ng videos. At syempre, pakilike and share rin para makapagbahagi tayo ng konti ka naman sa iba. Okay guys, let's go. Okay mga ka-DIY, buksan natin. So meron siyang 14 na screws. Ayan, so meron sa side tatlo. At sa side naman sa kabila tatlo din. Okay, so unahin natin itong side. Yun o. Okay guys, unang-unang papansin natin ang design niya ay parang ang power amplifier. Ayan, so mayroon siyang 6 pieces na transistor or 6 na transistor per channel. So mayroon din sa ilalim. Ayan. Kabila, ganun din. Okay, at may capacitor din siyang 6. Okay. Okay mga ka-DIY, so unang muna papansin nga natin ay yung design niya. Ayan, kasi pagbukas mo ng ibang integrated amplifier, so magkita mo maraming board dito. Ayan, kung papansin nyo ito, wala. Pero ang gandahan nito, meron siyang tone control. Ayan. Bass treble balance, sa mic input USB, at may Bluetooth pang receiver. Sukatin natin ito kanyang transformer. Ayan. Okay. So meron siyang 5.75 inches diameter. Yung ganyang power supply. At ang height naman ay 3 inches yung height. Okay. So kanyang power supply ay 56 volts 0.56. Okay, so mas malakas siya ng konti sa Joso na Saturn. Ay, kung di ko na nakamali, PP20, PP2 yung Joso Saturn. Okay. At ito, hindi ko sure kung pure copper. Ayan. Para siyang light color na dark. So nasa gitna, hindi ko alam kung pure copper ito. Okay. So pagdating dito, mayroong relay. Ayan, relay. Para maproteksyonin yung pyesa. Sa biglang pasok ng kuryente, ito yung purpose niya. So pagod natin na magiging stable muna bago pumasok yung voltage sa kanya. Ayan. May IC dito. Mayroong heatsink. Ayan, so bihira yung gumagawa nito na may heatsink yung mga IC.
Ayan, so nakakatulong guys para hindi masira yung ating mga piyesa. Ayan. So dito, kita natin makapal yung or maraming plate yung kanyang heatsink. Ayan. At sakto naman malapit sa fan yung kabila. Ayan, so mapadali yung pagpapalamig or cooling ng ating heatsink. Ayan guys, so magandang design ito dahil direct yung fan mismo sa heatsink. Ayan, at mayroon dito na at pagdating dito mayroong filter yung air or butas. Yung air intake niya dito may filter. So nakakatulong din ito sa mga pag-filter ng alikabok pagpasok sa ating amplifier. Mas maganda tignan dito sa labas kapag may filter. So hindi natin makikita direkta yung mga piyesa sa loob. Nakatulong siya na pagandahin yung harap. Okay guys, pagdating dito meron tayong 6 na capacitor. 10,000 microfarad, 80 volts. Ayan, cup top yung brand. Okay, may kalakihan din yung capacitor niya, 6. So para na rin siyang power amplifier talaga. At pagdating dito, makikita natin yung transistor. Lapit dito yung camera. Yan, nakalagay Toshiba. Sa kabila na lang, kalabo. So nakalagay Toshiba 2SC 5200. Ayan, at may nakasulat na Japan sa baba. Okay, so tatlo. Okay, ilalim tatlo din. Okay, mapansin natin merong pangmalakas ang resistor. Ayan. Yun na po sa kabila. At dito rin meron. So, 6 na puting resistor. Ayan. Sa kabila, ganun din. Okay, yun pa ba? Sa wiring, okay naman. Maayos naman yung wirings. Organized. Okay, sa palagay ko dito yung nakalocate yung kanyang mga tone control module dito sa loob. Ayan. Or dito, pwede rin dito. Ayan. Kasi yung piyesa ng mga pang power amplifier, parang dito lang nakadikit yung karamihan. Nakasama sa transistor. Okay, pagdating dito sa kanyang heavy duty yung pagkakayari. Binding post sa speakers. Ayan. So naka-screw. Yan, isinama na rin yung speak-on. Ayan. Okay yung board niya, kulay yellow. Ayan guys, so paki-comment lang below kung maganda ba ang yellow na board or saan yari. Sa gabila ganun din. Yan, yellow na yung board. At pagdating sa gitna, yellow-green yung board na ginamit. Ayun, PVC board. Okay. So sa fan niya, nasa sano to? 3 inches yung fan niya. So magandang fan ito, tahimik. Ayan, so tenes natin noong nakaraan, wala halos tayong marinig sa labas. Or walang naririnig sa labas na fan na maingay. At di tulad nung nakaraan nating BL8000. Ayan, so ang issue sa akin noong fan lang talaga, maingay. Tapos pag nag-base ay sumusundot-sundot yung bugso ng fan. Okay, pero sa quality lakas, wala rin issue yung BL8000 natin na DXB. Okay guys, so ano pa ba ang ano natin dito? Sa internal. Okay, pansamantala yun muna. At sa mga susunod natin video, magkakaroon tayo ng comparison sa magkaibang brand or sa magkaibang model or same brand. Okay, so may masasabi ko sa loob niya sa presyong 7499 na sulit yung laman. Ayan, kasi Toshiba yung ginamit. Quality naman yung capacitor, maganda yung chassis, walang issue na. Okay, so yun muna. Okay, sound test natin sa ating subwoofer. Ayun, tatanggalin natin yung cover para makita natin yung galawan. Okay. Okay, tanggalin natin itong cover para makita natin yung speakers.
At sa mga gusto palang malaman yung paggawa natin ng cover na to, ating DIY cover. Okay guys, panoorin nyo lang sa ating manakalang video. Ayan. So maganda ang design niya. Hindi kinakalawang, heavy duty, walang vibrations. Ayan, so plug and play or removable yung ating cover. Okay. Subukan natin ito sa ating manakaraang at sound test. So hindi natin kinulayan. Pinag-isipan pa natin kung anong kulay or natural na lang yung lagay natin. Okay. So dito gagamit tayo ng JBL GTO 1204D 1200 max per subwoofer. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 400 watts RMS per piece. Ayan, so ito yung gagamitin natin sa ating power or integrated na Jupiter. Ayan, so nagkakamali ako kasi nakikita ko yung tsura. Parang power up kasi, kaya nababanggit ko yung power up. Okay, so connect natin dito sa ating amplifier. Super channel, ito yung right and left natin. Okay, para matest natin yung lakas nito, so isasagad natin sa max yung volume. Ayan, sagad. Pero mamaya na, pag-on na muna natin, i-on muna natin. Okay. Ayan, maganda, walang putok sa speakers. Tapos, play tayo ng low frequency music. Okay guys, so ngayon yung volume natin ang maximum yung ating Jupiter. Yan. Okay guys, so siguraduhin natin naka-zero yung ano dito, ang volume, para hindi biglang pasok ang ano doon, pwedeng masira yung ating speakers. Okay. So lagi nating lagi tayong aware sa mangyayari. Ayan, so ang triple natin naka-zero, balance sa 50-50, bass nakasagad din. Ayan. Okay, so sinagad natin lahat para matest natin yung katibayan or kalakasan ng amplifier na to. So bago natin pala i-play yung music, so katin muna natin yung ano, heat sink niya. Okay, 22.1 kabila, 22.0. Ayan, so 22 siya. Ayan, no, 22.0 yung lamig niya. So ngayon, sobrang lamig. Okay, mamaya pagkatapos natin mag-play ng music, test natin yung heatsink agad-agad. Okay, mababa to. So sobrang vibrations. So hindi natin tatagalan masyado, baka mareklamo tayo sa kapitbahay. Okay, so ito yung play natin. COVID-19 20-36 Hz. Okay guys, nga pala ito, dahil gumamit lang tayo sa subwoofer, wala tayong marilinig na mid-high. Ayan, so ang purpose naman natin dito ay matest yung lakas ng ating Joso Jupiter. Ayan, para titignan natin kung mahihirapan siya sa subwoofer. So yan lang naman yung paraan para masubukan natin yung lakas. Pagdating kasi sa instrumental woofer, hindi pa pwede yan. Or sa mga music na kick bass, tatawa lang sa'yo kapag high frequency yung ating pitinest. So pagdating sa 20-36 Hz, hirap ang mga amplifier dyan. Okay, sa mga kick bass kasi nasa 40 pataas ang mga kick bass. Ayan, kung hindi hirap ang mga amplifier dyan, kahit malakas. Okay, play natin. And the children of Israel
Yan. Okay, ulitin natin. Isa pa. Kasi ma- Yan, ulitin natin. And the children of Israel this song under the Lord. So 28, so kanina 22 point something, so ngayon 28. Okay, so tumaas siya ng 6 degrees Celsius yung tinaas niya. Okay. Okay, so ang bilis niya kasing lumamig. Ayan, so pag tinagalan natin yung pagtetest, ilang seconds lang lalamig na. Okay. So ganun lang guys sa tinaas niya. So ibig sabihin, mas malamig pa rin siya sa balat ng tao. Kasi ang balat natin ay 36 point something pataas. Yan. So ibig sabihin, hindi siya nahirapan. Okay mga ka-DIY. So hanggang dito na lamang yung pagtetest. At maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa huli. Ayan guys, so nakita natin yung sound test natin. Na torture test natin. Okay, so nakita natin yung init. Okay guys, so hindi na natin pwedeng patagalin pa ng mas matagal doon dahil so gumagapang po yung base niyan pagdating sa malayo, yung mga glass, yung mga window at doors ay nagbabibrate yan. Ayan kasi pag dito, kesa may narinig natin pero pagdating sa mga kapitbahay, ayan malakas yan. Ayan guys, so maganda yung design ng
amplifier na to. So kinukonsider ko siya as power amplifier. Ayan, dahil sa design niya at lakas niya. Okay, Johnson Jupiter, maraming maraming salamat kay Sir Johnson at kay Boss Joseph. Ayan guys, shout out sa inyo. Okay guys, yung online store link nito mamaya sa Shopee lalagay ko sa baba ng video na to sa mga nice mag-avail. Ayan guys, so baka maubusan kayo dahil kapag maganda. Ayan, nabebenta agad yan. Pwedeng magtas ang presyo niyan kapag masyadong malakas ang demand. Okay, habang mababa pa yung presyo or normal pa yung presyo, bumili na kayo. Okay guys, at muli, ito ang yung lingkod Alex na nagpapalala. If you are not perfect, do it yourself.